Dinayo pa ni Barbie mula Masbate ang Baguio City para magpalamig. Kahit mataas ang araw, enjoy pa rin siyang magbisikleta. Sa lugar kasi nila, maaga pa lang, mainit na. Malamig dito sa Baguio compare sa amin. So, ayun, okay naman, masaya naman dito. Tsaka di masyado mainit. Sa sikat na Burnham Lake, enjoy pa rin ang mga turista sa pagbabangka. Gayunpaman, makikitang bumaba ang level ng tubig sa lawa. Paliwanag ng otoridad, normal na ito tuwing summer season na pinatindi pa ng El Niño phenomenon. Sa La Trinidad Benguet, nakarating bayan lang ng Baguio City, top tourist destination pa rin ang strawberry farm para sa fresh strawberry picking. Galing Cebu, dumating ng pamilya ni Cynthia para magpalamig. Sa Cebu kasi, naitala na ang 40 degrees Celsius na heat index. Masaya-masaya kasi malamig dito as compared to Manila, napaka-init, grabe. Si Jay naman, namimili ng strawberry at mga gulay na iuuwi niya sa Taytay, Rizal. Dito naman, okay. Maganda, masaya, at saka malamig. At saka medyo bilihin, okay na rin. Umaabot sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City na nasa caution level pa naman. Noon lamang April 22, umabot sa 28.6 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Baguio City ngayong taon. Baka itong May, baka medyo tumaas pa ng kaunti. Mas mainit daw yan sa May. Kung ang iba nagre-reklamo sa init ng panahon, sinasamantala naman ito ng maliliit na negosyante. Patok kasi sa mga turista ang mga pampalamig na pagkain at inumin. Ang ice cream vendor na si Justin, malaki ang kita. Medyo okay naman po yung bentahan ngayon, saka sa sobrang init ng panahon ngayon at saka maraming bumibili, dagsaan ng turista pag sa weekends. Yun. Tulad ni Justin, masaya rin si Aling Beth. Napatok ang tindang ice scramble na 50 pesos kada baso. Mas marami na rin bumibili lalo na pag weekend. Nakakabawi rin ng konti. Muling paalala ng mga health expert, mag-ingat laban sa mga health-related illnesses, lalo na ang heat stroke. Dante Gittu, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.